Hello everyone and welcome to my channel. Ako nga pala si Nino Paderoga. Palang ating part 2 ng pagtatanim natin ng Monstera Deliciosa. Nung nakaraan ay nagtanim tayo ng Monstera Deliciosa mula sa seeds. At after 3 weeks, eto na siya. At pagkatapos ng 3 weeks, eto na siya. Mga kababayan, ano na siya, malaki na. Meron na siyang 2 leaves. At pausbong na rin yung kanyang 3rd leaves. Kaya ngayon, itatransplant na natin o iriripat na natin sa mas malaking lalagyan. Eto siya. Dito natin siya ililipat, mas malaki. Ngayon, gaya nung nasabi ko nung nakaraan ay tuturo ko sa inyo kung ano yung ating mga potting mix na gagamitin. Ito ang aking pinrepair na potting mix. 50% coco peat. Nandito siya. Ayan, coco peat. At 20% perlite. Ito. At 20% carbonized rice hull. Ito. At another 10% for vermicast. Ito. Ayan. Ngayon, paano natin siya i-ratio sa cups? Yung 50% ay 5 cups. Ito nga pala ang gagamitin ko medium sa pagsukat ng cups. Ayan. Kung 50% na coco peat, ibig sabihin 5 cups ng coco peat. 5 cups na ganito. At yung 20%, 2 cups. At yung 10%, 1 cup. Ayan. Paghahalo-haluin lang po natin yan, ituturo ko sa inyo. Kailangan na nating ilipat na mas malaking pot o paso. At bakit mga soilless mix ang ating gagamitin? Para ma-prevent ang kanyang root rot o pagkabulok ng kanyang mga ugat. At the same time, yung aeration ng ugat. Yung ibig sabihin, mas malayang nakakakilos o malayang nakakagalaw yung mga ugat. At the same time, yung keeping the moisture ng ugat. Mahalaga sa paglaki ng isang Monstera Deliciosa. Ito na po yung ating na-prepare na soilless mix. Ito yung 5 cups na coco peat. Ayan. Ito naman yung 2 cups perlite. Ito naman yung vermicast na 1 cup, 10%. At ito yung carbonized rice hull na 2 cups na another 20%. Ngayon, dito natin siya ilalagay. Pero bago natin ilagay, imimix muna natin siya ng mix na mix. Pero bago yun, lagyan natin siya ng coco cubes. Ito ang coco cubes. Binabad ko sa tubig para yung kanyang moisture ay sipsipin na ng coco cubes. Ayan, mga ganyan. Maliliit lang para ilalagay natin siya sa ilalim ng nitong mga pot spread natin. Tsaka natin ilalagay yung ating soilless mix. Sige. Haluin na po natin yung ating mga ingredient sa soilless mix, potting mix. Ito. Pasensya na kayo guys kung nakaguantes ako dahil may sugat yung aking kamay. Ayan. Dalawang kamay ko na po. Para mabilis. Ito. Ngayon sa kanyang pagdidilig ay twice a week. Depende kung makikita nyo kung ang kanyang soilless ay medyo dry na. Sana ma-prevent nyo huwag siya mag-dry kasi maaaring mamatay yung inyong monstera. Lagi kayo naka-monitor at siya ay dapat
indirect sunlight. Ibig sabihin, hindi direct ang nasisinaga ng araw, yung parte lang na nakakakuha siya ng light ng araw. Sa umaga, lalo na mga 2 to 3 minutes sa umaga, wag lang hanggang alas 10 kasi masyado na mainit yung araw. Ayan. Pagka ito'y nahalo nyo na, halong-halo na, pwede na natin siyang ilagay sa mga paso o yung gagamitin nating paso. Kung wala kayong perlite, ay pwede naman pamis o yung bato sa buhangin na sasalain o bibistayin. Alternative. Ayan. Kunin na natin yung paso. Ito guys, oh, nandito na yung coco mix, yung coco cubes. Ayan. Lilipat na natin. Lalagyan na natin siya. Ayan. Tapos, kunin na natin itong monstera natin. Ayan. Tignan natin. Dahan-dahan lang po. Ayan. Kita nyo po. Medyo mahaba na po siya, oh. Nagle-leggings na. Ito po yung ugat niya. Kita niyo po yung ugat. Ayan na. Ayan. Lilipat na po natin siya dito. Ganyan lang po ang paglilipat natin. Tapos dagdagan po natin uli yung potting mix. Ayan, ganyan lang po siya. Tapos, pag napapansin yung medyo mahaba siya, pwede nyo siyang tukuran ng stick para yung paglaki niya, paghaba niya, may suporta. Ayan. Mamaya, ayusin ko po yung stick. Medyo maiksi po. Tapos, tsaka nyo siya isprayan ng tubig. Ito. Ito po yung pang spray natin. Ngayon, huwag po kayong gagamit ng direkta sa nawasa. Dahil may chlorine po yun. Kung gusto nyo, ang recommend distilled water o mineral water. O kaya, yung tubig sa nawasa ay palipasin nyo muna ng isa o hanggang dalawang araw para mag-evaporate yung chlorine. Saka nyo siya sprayan. Yan, yan, yan. Mag-moist lang po siya. Magandang pag didilig dito sa umaga, wag ho sa gabi. Sa umaga po ang dilig para yung moisture ma-absorb ng halaman. Ayan po. Ito guys, yung ating nagawang repotting ng Monstera Deliciosa, limang piraso po. Ayan po sila.